Nabasbasan kita, David, na mula sa Bethlehem bilang bagong hari ng Israel. Sa araw na mamatay si Saul, Ama, ano nangyayari? Ano po ba nangyayari sa inyo? Wala naman, anak. Nagtagumpay tayo, Ama. Kailangan ko magpahinga. Wala nang iba. At matulog. Sige na. Panginoon, patawarin mo iyong likod. Patawarin niyo ako, Panginoon ko. Sa loob ng ilang taon, si David ay naging tagapagbantay sa tahanan ni Saul at siyang susunod na hari. Upang bantayan ang lupang ipinangako, kailangan talunin ng mga Israelita ang mga Filisteo. Ngunit wala nang basbas ang Diyos kay Saul. At ngayon, haharapin niya ang pinakamalakas na kawal ng mga Filisteo. Si Goliath. Mayroon ba sa inyong nais lumaban sa akin, mga Israelita? Kung kayo'y manalo, itong mga Filisteo'y magiging alipin nyo. Kung ako'y manalo, kayong lahat ay magiging alipin namin. Kailangan may lumaban sa kanya. Hindi ikaw, Jonathan. Ang kawal na makatalo sa kanya ay magiging mayaman. Wala ni isa ba sa mga taga-Israel? Wala ni isa sa mga anak ng Diyos? Akong lalaban. David, hindi ka isang kawal. Isa kang pastol. Tama. Isa akong pastol. Ang ginagawa ko sa mga tupa, gagawin nasaan din sa akin ng Diyos. Nasaan ang inyong pananampalataya? Nasaan ang inyong Panginoon? Papatayin ko siya! Kailangan mo nakalasag. Hindi ko kailangan ng kalasag. Kahit dumaan ako sa kadiliman ng lambak, hindi ako matatakot. Dahil kasama ko'y ikaw. Ang dalamong tungkod, ang umaaliw sa akin. Pinahiram mo ng langis ang aking ulo. Ang inuman ko'y umaapaw. Tsak ng pag-ibig mo at kabutihan mo'y sasa akin. Habang ako'y nabubuhay. Ito lang magdiligma ng Israel! Huwag mong sayangin ang oras ko, bata. Nais mo na bang mamatay? Lalabanan kita! Sila bilang mga alibin!
ang aking lobong nakasuot ng damit ng pastol. Niligtas mong kaharian kung mandirigma akong pastol. Sumama ka sa akin, David! Nakiisa si David sa mga kawal ni Saul at nilabanan ng mga Pilisteo sa loob ng mahabang panahon. Siya'y naging mandirigma, naging pinuno, at bayani. Narinig mo yun, Ama? Narinig ko. Nararapat lang ang papuri sa kanya. Siya ang aagaw sa aking korona. May mga dugo ako sa mata. Nagdudugo na pala ang ulo ko. Akala ko nga mahuhulog ka sa kabayo mo. Nahulog nga ako sa kabayo. May napatay yata akong kalaban ng tumilapon ako. Nakita ko kagad. At may paparating pang dalawang David! Sa harapan ko. Lumapit ka sa akin. Ngayon. Ikaw na naman. Ikaw ulit ang aming kampiyon. Nakapatay ka ng 1,000 kaaway. 10,000? Ah, oo nga. 10,000 katao. Tuwan-tuwa ang mga mamamayan natin dahil sa'yo. Binibiyayaan tayo ng Panginoon. Bibigyan kita ng gantimpala. Binibigay ko sa'yo ang aking anak, si Mikal. Marami pong salamat, kamahalan. David, magkapatid na tayo. At bilang kapalit, isang daang ulo ng mga Filisteo. Hmm? Sangayon ka ba? Isang daang ulo ng mga Filisteo na namatay sa iyong mga kamay. Ama, sapat na ang panganib na sinuot. Paano kung hindi na siya makabalik? Babalik ako. Kung nais ng Diyos. Mahal mo siya bilang kapatid, tama ba? Tama kayo, Ama. Si Abel, natitiyak kong minahal niya rin si Cain. Agawin niya ang kaharian natin. Di mo ba nakikita? Hindi, Ama. Tapat siya sa ating dalawa. Tumahimik ka! Ilang mga handog namin para sa inyo. At ito pa. Mga alaala mula sa katawan nilang lahat. Mula sa 100 kawal? 200. Sinamahan ako ng Diyos. Mikal!
Lumabas kayo. Lahat kayo. Lumabas kayo! Ama, sinasanibang kayo ng masamang espiritu. Kung hindi dahil sa kanya, tayo'y naging mga alipin at hindi na kayo ngayon ang hari. At dahil sa kanya, hindi ka magiging hari. Ang inyong ama, ang hari, nais ang kausapin si David. Hindi maaari. Mayroon siyang karamdaman. May karamdaman? Ikaw lang ang nagsasabi niyan. Ngayon, malalaman natin! David! Oh, tama. Sabi ko na, tinulungan mo siyang tumakas. Mas nanaisin mo maging reyna kaysa patuloy na maging hari ang sarili mo, ama! Pagtataksilan mo ang sarili mo, kapatid! Ama! Kailangan niyo na magpahinga! Kayo mga sarili kong anak! Nagtataksil kayong lahat sa akin! David! David! Saan ka nga magpunta? Hahanapin pa rin kita!